Good morning po. Makita po natin medyo malalaki na po yung ating baboy dahil ito po ay nag-change na po ako ng grower. At sa time na pagka po ako ay nag-change ng grower, dito po ako nagpupurga. Kaya sa ngayon po, tayo ay magpupurga po. Gamit po natin ang powder, water soluble powder. At syempre, hindi ko po pwedeng ipakita sa inyo ang pangalan kasi magkakaroon po tayo ng violation. Sa comment section na lamang po makikita kung ano po ang pangalan ng aking binibigay. At any brand naman po ay po pwede, basta po ito po ay pampurga. Pwede po, nasa inyo po yan, pwede po kayong gumamit ng water soluble or injectable. So ako po, ang ginagamit ko po ay water soluble kasi kapag ka po napurga natin ito, ay magbibigay naman po ako dito ng vitamins para hindi po magkaroon ng dalawang turok. At syempre kapag ka malimit po natin maturukan ang baboy, ay ito po ay madadala. Kaya ang ginagawa ko po, pagkagay ang madalaki na naman po ang baboy, hindi po katulad ng maliliit pa lang kasi pagka maliliit po ay mahirap po silang makaubos ng pagkain. Pero kapag ka po gantong malalaki na ay matatakaw na po sila at kayang-kaya na po nilang ubusin kahit medyo iba po ang lasa. Hindi po katulad ng biik pa lamang. Kaya ang gagawin po natin ay water soluble. Bali nga pala ang nabili ko po na water soluble na ito ay pang dalawang patiner lamang po ang isang sachet. Kaya po ang isang sachet po ay hati po sa dalawa. So kung ito po ay pinapakain natin ng isang kilo sa isang bigay, ang isang baboy, gagawin lamang po nating kalahati. Noong hapon po ay akin po siyang ginutom muna. Bali kalahati lang po din ang aking ibinigay noong hapon para sila ay gutom na gutom. Tapos ngayong umaga, kalahati din lamang yung aking hahaluan ng kanilang mga pagkain. Ibig ko pong sabihin na kung kalahati, kung sa pagbibigay po natin isang bigay ay isang kilo, kalahating kilo lang ang ating ibigay sa hapon para po sila ay bitin at sila ay gutom na gutom sa umaga. Para sa ganon, ang ating ihahalo po na water soluble ay kainin pa rin nila kahit po sila, kahit po medyo mapait dahil sila po ay gutom. Tapos pagdating po ng kaarawan sa kaumagahan, doon po tayo magmimix. Ang gagawin naman po natin na paghahalo doon ay siyempre magtatakal po tayo ng feeds para sa kanila at ang itatakal po natin ay kalahati din lang. Kumbaga sinasabi ko ay kung isang kilo ang ipinapakain natin sa hapon, ipakain natin sa bawat isa ay tigkakalahating kilo lang. Tapos sa umaga, yung ating hahaluan ng water soluble ay kalahating kilo din lamang para sa isa. So ibig sabihin, para sa dalawang baboy ay isang sachet ng water soluble tapos isang kilo. Tapos paghahatiin natin sa dalawang baboy ang isang kilo na feeds. Ganun lamang po ang ating gagawin. Ano po yung technique na ating gagawin? Dahil ito po ay inihahalo sa feeds tapos mahirap pong haluan kapag ka pellets, hindi po katulad ng mas na maalwan ihalo. Kapag ka po pellets, ganito po yung aking kinasanayan. Kapag ka po ako'y nagbibigay ng water soluble, ay binabasa ko muna po. Tatakal muna ako ng sapat na pakain nila. Tapos binabasa ko po ng kaunti ng tubig katulad po nito. Tapos kaunti lamang po kasi hindi po sanay ang ating baboy ng wet feeding. Kaya ang gagawin natin, basa lang para lamang kumapit yung water soluble na ibibigay po natin sa kanila. Tapos saka po natin ilalagay yung ating pamurga tapos saka natin ihahalo ng maayos. At kapag ka po naihalo na po natin ng maayos, doon pa lang po natin po pwedeng ibigay doon sa ating mga baboy. Tandaan po natin, kapag ka po tayo gagamit ng water soluble, ugaliin po natin na gabi pa lamang ay gutumin na po natin. Huwag po nating dadamihan ng pakain para hindi po masayang, para pare-pareho po silang makakain. So ngayon po ay naihalo na po natin ang water soluble kaya pwede na po nating ibigay sa kanila. Bali tigkakalhating kilo lamang po sila nang ibibigay. At ito pong tigkakalhating kilo na ito ay may halo na po ito na water soluble na pamurga. Ganun lamang po ang technique natin para po mga mapurga natin. Tapos after a day po, kinabukasan o kaya mga dalawang araw makalipas, pwede na po nating bigyan ng vitamins at yun po ay injectable naman. So para po lalong tumakaw, mas inuuna ko po ang pagpupurga kaysa sa pagbibigay po ng vitamins. Yun lamang po ang nais kong i-share sa umaging ito. Happy farming everyone po.